Tinamad na naman si Madam sa mansyon kaya umakyat siya sa bundok. Ewan ko kung ano na namang trip nito. Katulad nito, bigla na lang nanguhuli ng manok. Panigurado, may manok na namang kawawa nito. Dahil may karning manok na si Madam, kulang na lang ay ang mga ricados. Eto na nga at may bunga na yung puno ng sibuyas. Siyempre, pumitas na din si Madam ng bawang. Hindi makukumpleto yan kung walang onion leaves. Parang niloloko muna kami nito, Madam. At ang last na hinahanap na ricados ni Madam, eto ngang lemongrass. Hindi na pinatagal ni Madam. Sinimula na nga niyang hiniwa yung ninakaw niyang sibuyas. Tapos, binalatan na nga din niya itong mga bawang. Talagang makakatipid ka pala sa bundok kapag dito ka magluluto. Kasi yung mga ricados, pipitasin mo lang pala. Sinimula na nga minimekos ni Madam yung karning manok. Binudbura na nga ni Madam ng paminta. Tapos, binuhusan na nga niya ng toyo. Tapos, nilamas niya ng nilamas para mamix yung pampalasang nilagay niya. Inilagay na niya yung hiniwa niyang bawang. Tapos, nilamas ng walang katapusan. Abay, minasahi pa talaga ni Madam. Binabad muna ni Madam para manuot yung pampalasa. Sinimula na nga nilang inayos yung lutuan. Tapos hinanda na nga itong uling. Nung nagkabaga na nga, abay itong si Madam naguguluhan pa kung anong susunod na gagawin. Tignan nyo, inaamoy-amoy lang ni Madam. Para ka na talagang expert, Madam. Pinasok na nga ni Madam yung mga ricado sa loob ng karning manok. Ewan ko ba kay Madam kung anong klaseng luto ang lulutuin niya ngayon. Pero nakikita ko parang buo niya itong lulutuin. Pinasok na nga niya yung lemongrass sa butas ng manok. Ang sunod niyang ginawa, inilagay na nga yung epektus. Siyempre, hindi sasarap yan kung hindi mo yan lalamasin. Eto pa namang si Madam, hindi naguhugas ng kamay. Minasahay na nga para lumambot yung manok. At eto na nga, at ready ng lutuin, go! Feeling ko parang masarap talaga tong lulutuin ni Madam. Kasi menekos niya pa to ng todo. Bago lulutuin ni Madam yan, ano na naman tong ginawa mo sa manok, Madam? Nawawa niyo naman ang todo? Pero sa totoo lang, ganito talaga yung proseso na gagawin sa manok. Itutuhog muna sa kahoy. Bida-bida din tong pamangkin ko. Nag-request na picturean daw muna siya. Pagbigyan na lang muna natin. Abay, nagpa-cute pa talaga. Walang katapusang paghihirap sa manok na to. Pagkatapos nga nitong tinuhog, abay, tinalian na naman. Pagkatapos ay pininturahan na ni Madam. Parang alam ko na kung anong klaseng luto ang gagawin ni Madam. Lelechonin lang pala, papahirapan pa tayo. First time maglitsyo ni Madam ng manok. Ewan ko kung anong kalabasan nito. Para hindi masunog tong nilitsyo niyang manok. Ikot-ikot mo lang yan. Hanggang sa maluto ng tuluyan. Abay, ang sarap na talagang tignan. Parang umakyat lang si Madam sa bundok para mag-cooking show. Hindi lang isa, kundi tatlong lechon manok. Ginutom na nga kami dito habang tinitignan ang pag-ikot-ikot ng manok. Maluluto na lang ata tong lechon manok. Wala pa ding alam si Papa na yung manok niya yung nilitsyon. Nung nalaman nga ni Madam, yung madami inalaga ang manok yung papa niya dito sa bundok. Walang pagdalawang isip, umakyat ka agad si Madam. Kahit nangangain ang buhay yung init ng panahon. Abay, inakyat ni Madam yung tuktok ng bundok. Kigil na talaga ako! Sarap na, Beng! Sarap na, Beng! Tara! Ang sarap ng lechong dinosaur! Kung hindi pa naglitsyo ng manok, hindi pa kami magkakalamesa dito sa bundok. Dahil luto na itong lechong manok ni Madam, inihain na kagad nila, baka masunog na naman. Siyempre, ang unang titikim ay si Madam. Walang halong biro, masarap nga mga kapilingin. Hinanda na nga namin yung hapagkainan. Boodle fight na naman ang mangyayari nito. Wala nang arte to, nasa bundok ka, Madam. Siyempre, tinawag ko na yung buong angkan. Lalong sasarap yung pagkain kapag salo-salo. Lalo na at lechon manok yung ulam ngayon. Talagang inartihan pa talaga ni Madam. Nag-design-design pa siya sa may gilid-gilid. Tignan nyo naman yung lechong manok ni Madam, oh. Nakakalaway na talaga. Dali-dali na ang nagsandok yung auntie ko ng kanin. Kasi kitang-kita nyo naman, nagutom-nagutom na kaming lahat. Pag nasa bundok ka pa naman, lagi kang gugutomin. At syempre, mapapasarap talaga yung kain mo. Pag tinamad na si Madam sa mansyon, umaakyat lang yan ng bundok. Syempre, hindi pwedeng walang gagawin. Kaya nilitsyo na nga niya yung mga manok ng papa niya. Sa ngayon, dahil hindi pa naman alam, magpapabusog muna kami, go.